Jesus is coming again program. Jesus is coming again program. Isang programa sa radyo na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasang handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is coming again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is coming again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa radyo, Evangelist Cesar Diaz Disson Jr. Sa ating Jesus is coming again program. Comes through the gate. I once was lost in sin, but Jesus took me in, and then a little light from heaven filled my soul. It bathed my heart in love and wrote my name above, and just a little talk with Jesus made me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry. He will answer by and by. Now when you feel a little prayer will turn in, you know a little fire is burning, you will find a little talk with Jesus makes it right. It makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care, and just a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry. He will answer by and by. Now when you feel a little prayer will turn in, you know a little fire is burning, you will find a little talk with Jesus makes it right. It makes it right. Okay, yun po ang napakagandang awitin na ipinagkaloob po sa atin, mga kapatid. Now, tayo po ay dadako sa atin pong pag-aaral patungkol po sa katanungang ipinagkaloob sa atin. Gusto ko lang pong liwanagin sa inyo, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, na lahat po ng inyong mga katanungan sa tulong po ng Panginoon ay atin po yung sasagutin at bigyan po natin ng kapanahunan na yan po ay mabigyan ng karampatang kasagutan. Again, akin pong pakiusap sa inyo, lalo tigit sa mga kapatid ng mga Adventista, ang inyo pong gawin ay inyo pong ishare itong atin pong program sa iba para po mga kapatid ay makinabang din po ang iba. Ako po ay natutuwa ng atin pong mga total viewers po ay umabot na po mahigit 100,000. In short, kung dadami pa to't abot ng milyon, by maganda po mga kapatid at mga kaibigan. So kayo po ay aking inanyayahan na ibahagi po ito habang meron pang panahong mag-share. Tayo po ay dadako sa katanungan number one. Tandaan natin na God's end time plan is always revealed in His Word. Ang Biblia ay malinaw na nagsasabi sa atin patungkol sa mga bagay tungkol mismo sa very own Word and words of our Lord Jesus Christ. Sa Biblia po, ito ang katanungan ng isa nating kaibigan o viewer. Sa Leviticus 23, ang talata ay 7. Ito pang sabi, mayroong binanggit na first day
And that is Sunday. Yun agad po ang kanyang conclusion. Ang first day daw, Sunday. Pero alam niyo kapatid, gusto ko lang pong liwanagin sa inyo na po. Hindi lahat ng first day ay Sunday. First day ng basketball, pwedeng Martes, pwedeng Merkoles. First day po ng fiesta, pwedeng Lunes, pwedeng Merkoles. Depende kung ano yung first day tinutukoy. Kaya po sa puntong ito, huwag po tayo agad makapakasiguro na pagka binanggit ng Leviticus 23:7 na first day ay Sunday na first day of the week. Atin pong pag-aralan yan. Tuloy, itong sinabi. Sa unang araw, itong sabi ng versikulo, sa unang araw ay magkaroon ng banal na pagpupulong. Anumang gawang paglilingkod ay huwag ninyong gagawin, ito gagawin. Ito po ay banal na araw. Ano ang masasabi ninyo nito? Well, hinihingi niya kung ano ang ating masasabi tungkol po sa bagay ito. Ang una kong masabi, ito pong unang araw na ito o first day ay hindi po ito first day of the week. Hindi rin po itong first day of the month. Hindi po ito first day of the year. Kundi ang pinag-uusapan ditong first day, ito kapatid ay first day sa kanila pong Passover feasts. Ibig sabihin, fiesta po ito. Ang fiesta kasi, kapatid, o kahit pa ako, ang akin halimbawa, o ang akin pong birthday is November 29. Ang November 29, pwede po yung palipat-lipat. Pwedeng magiging Lunes ang iyong birthday sa 29, maging Martes, Merkulis, pero yung pizza ng iyong kapanganakan, mahal kong mga kapatid, ay yun at yun talaga. Pagka Bonifacio Day, November 30. Pero, pwede po yan maging Lunes sa sunod na taon, Martes sunod na taon, ganun po yon. Dito, ang binabanggit ay unang araw ng ano po? Ng fiesta ng Passover o Passover Feast. Sa Hudyo kasi mga kapatid, ay meron pong iba't ibang klaseng fiesta na tinutukoy. Sa atin po, merong fiesta barangay, fiesta po sa bayan, may fiesta po sa syudad, may fiesta po sa ating lalawigan, may fiesta po mga kapatid, Independence Day. Atin po yung pinagpipista ang araw ng pagka-independente ng bansang Pilipinas. Sa gayon din po katulad ng ibang bansa. Na kung atin pong pansinin, mahal kong mga kapatid, ito po ay hindi unang araw ng Sanligo. Kaya hindi nyo po pwedeng sabi na first day, yan ay Sunday na. Bakit? Ipakita ko sa inyo ang mga kadahilanan. Ito po ay hindi panginginsulto po, kundi ito ay pagpapaliwanag ng mas maliwanag na pagpapaliwanag para maintindihan po ninyo. Kasi ang iba po nga kasi ay kinakapitalize nila ito na kung mamabasa may first day, ayun na po daw yung first day of the week. Hindi po. Pakinggan nyo po itong maigi. Leviticus 23, talatang 7. Ulitin natin. Sa unang araw ay magkaroon ng banal na pagpupulong. Anumang gawang paglilingkod ay huwag ninyong gagawin, ito po ay banal na araw. Ano ang masasabi po nyo dito? Kalawa, ang aking masasabi po dito, sa unang araw ang magkakaroon ng banal na pagpupulong. Now, ang banal dito ay hindi araw. Ang banal dito ay yung pagpupulong. Kung linggo man ang tinutukoy na yan, hindi po banal ang linggo, kundi ang pagpupulong sa araw ng linggo ay banal. Ito pa ang nakadiferensya. Hindi pa Sunday talaga ang tinutukoy niyan. Yan po ay unang araw ng fiesta ng pagkain ng tinapay na walang libadura. Ating tingnan kapatid, ang iba't ibang fiesta or festivities ng mga Hudyo. Ito po yan. Sana po inyong makita ito ng maayos. Nandyan po yung type, andyan po yung antitype. So kung nandyan yung anino at pinag-aaninuhan, or simbolo at pinagsisimbolohan. Ito po mga kapatid. Number one, Passover. Sa ating mga Kristiyano o sa bagong tipan, ang pinakakahulugan po ng Passover, yun po yung crucifixion of Jesus Christ, and living bread, Christ in the grave, first fruits, Christ resurrection, feast of weeks, Pentecost harvest of souls, then feast of trumpets, second advent movement, day of atonement, pre-advent judgment, feast of tabernacles homecoming, or second coming of Jesus Christ. So, ito pong Passover and living bread, first fruit, first of weeks, then Feast of Trumpets, Day of Atonement, Feast of Tabernacles. Ito po yung mga fiesta mga kapatid ng mga Hudyo. Sample lang po ito. Marami pa po silang ginagawa diyan na ito po sa ibang mananampalatang Kristiyano or sa iba ay binigyan po nila ito ng kahulugan na ito, yung pinakakahulugan itong pong kulay pula. Okay? Pero I don't care about those kung ano po ang kahulugan yan. Ang akin lang po, base doon sa inyo pong sinasabi ay ito po, mahal kong mga kapatid, ay hindi po unang araw ng Sanlinggo, kundi ito po yung fiesta ng pagkain ng tinapay na walang levadura. Atin pong tingnan, mahal kong mga kapatid, ang iba't ibang fiesta ng mga Hudyo
base sa Leviticus 23 na yung sinabi. Halimbawa, Feast of First Fruits. Mabasa po yan, Leviticus 23, talatang 9. Kanina po, talatang 7. Dito naman ay Leviticus 23, talatang 9 hanggang 14, na hindi na po nyo mabasa yung matalatang maliliit yan at hindi na po nyo siguro kayang basahin yan. Basahin na lang po nyo sa Biblia. Akin lang pong ipinakita sa inyo ang mga bersikulo na tumutukoy po patungkol sa Feast of First Fruit. Okay? Yan po yon. Ikalawa, Leviticus 23, talatang 15 hanggang 22. Ikalawa po yan ay Feast of Weeks. Nandoon lang din po yan sa chapter 23 ng Leviticus. Okay? Isunod-sunod lang po yan. Mababasa po nyo yan. So, ang mga talata, Leviticus 23, 15 hanggang 22, nandyan po sa ibaba ang mga talatang yan. Now, tuloy pa. Ikatlo, Feast of Trumpets. So, ang mga trumpeta, mahal kong mga kapatid, sa Biblia, malaki po ang mga pakaibig sabihin yan. Pwede po yung victory, sound of retreat, meron pong sound na merong papahiran bilang bagong hari, o kaya po mga kapatid ay puntungkol sa kanilang mga fiesta. This time, meron tinatawag the Feast of Trumpets. Leviticus 23 hanggang talatang 25. Fiesta din po nila ito. Okay? Now, may sinasabi din po sa Biblia, mahal kong mga kapatid, na Feast of Day of Atonement. Atonement. So, Leviticus 23, talatang 23 hanggang 32 naman po yan. So, ito'y mga fiesta na tinutukoy ng Biblia. Now, atin pong tingnan ang pinakahuli doon sa kapitulo 23 ng Leviticus. Leviticus 23, 33 hanggang 44. Feast of Booths. So dito mga kapatid, ating mababasa na may fiesta din po patungkol dito sa mga ganitong bagay. So, nandyan po ang mga sampung na mga festivities. Leviticus 23, talatang 9 tayo nag-umpisa. Ating balikan yung talata niyang Leviticus 23, talatang 7. Actually, 7 at 8. Atin pong tingnan. Ito po ang inyong talata. Sa unang araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong. Anumang gawang paglilingkod ay huwag ninyong gagawin. Ito po ay banal na araw. Ano ang masasabi ninyo? Ito po ay banal na araw. Hindi na po kasama sa talata yon. So dito po ating makita agad at mapansin na ang banal dito hindi po yung unang araw. Kundi ang banal dito ay yung banal na pagpupulong. Kalawa, ang unang araw dito ay hindi po tumutukoy sa unang araw ng Sanlinggo o unang araw ng buwan. Ang tinutukoy po ditong unang araw ng kanilang fiesta sa pagkain ng tinapay na walang libadura. Pansinin po natin. Umpisahan po natin mga kapatid sa talatang 4. Ito ang sabi ng Panginoon. Ito ang mga takdang kapistahan sa Panginoon ng mga banal na pagpupulong na inyong itatanyag sa takdang panahon. So ibig sabihin, may banal na pagpupulong na dapat po nating itakda. Ayon sa itinakda ng Panginoon, ito po yung ating pag-celebrate. Talatang 5. Anyway, ginawa po nila ito nung araw pa. At ito po wala na po sa kapanahon natin. Talatang 5. Sa unang buwan ng ikalabing apat na araw ng buwan, sa paglubog ng araw ay Paskwa sa Panginoon. Feast for the Lord. Okay? Ano po ito? Talatang 6. At ng ikalabing limang araw, 15 days. Nang buwang iyan ay kapistahan ng tinapay na walang libadura sa Panginoon. Ano daw kapistahan nito? Tinapay na walang libadura para sa Panginoon. Tuloy, 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang libadura. So ilang araw po daw kakain? 7 araw. Now, kailan ito mag-umpisa? Of course, mag-umpisa sa unang araw. Ito po ang sabi sa talatang 7. Sa unang araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong, anumang gawang paglilingkod ay huwag ninyong gawin. So, ano po ito? Unang araw ng pagkain ng tinapay na walang libadura. Hindi po tinutukoy dito Sunday na. Hindi po tinutukoy dito ay first day of the week or first day na gawing banal ng Linggo. No, walang ganon. Sana po ay hindi kayo nalilito sa bagay ito. At ito po ay naintindihan nyo ng maayos
Medyo may kabilisan lang po siguro, pero ang akin pong masabi sa inyo, kaibigan, sa mga Hudyo nga kasi, mayroon po silang mga fiesta. Sinabi ko nga sa inyo, mayroong fiesta ng mga kubol, fiesta sa tinapay na walang libadura, may fiesta din sa mga unang harvest, may fiesta din po, mga kapatid, sa iba't ibang klaseng mga fiesta. This time, sa talatang iyong sinabi, ay nasa ako po ang talatang 7 doon sa fiesta ng pagkain ng tinapay na walang libadura. Ito po'y tumutukoy sa katawan ni Kristo. Naalala niyo po yung nagkaroon sila, mga kapatid, ng paghugasan ng mga paa, yung Last Supper. Okay? Anong kinakain nila? Tinapay na walang libadura. Eh, saan ito kumakatawan? Kumakatawan po ito sa ating Panginoong Hesus Kristo. So, again, ang unang araw dito ay hindi po unang araw ng sa linggo. Hindi po yan araw ng linggo. Ikalawa ang banal dito ay hindi araw na una, kundi araw itong banal ng banal na may banal na pagpupulong. So alisin nyo po sa kaisipan ninyo na Sunday yan. Alisin nyo sa inyong kaisipan na Sunday na naging banal yan. Kasi una, ang banal ay siyang pagpupulong, hindi yung araw. Maliban pa noon, hindi pa talaga linggo ang tinutukoy dito, kundi unang araw ng pagkain ng tinapay na walang libadura sa loob ng 7 mga araw. Pag-umpisa, may pagpupulong silang banal. Pagkatapos ng 7 araw, pagkatapos ng mga araw ng pagkain ng tinapay na walang libadura, sa pinakahuling araw, sa 7 araw, ay mayroon na namang banal na pagpupulong. Now, itong 7 araw na may banal na pagpupulong, hindi po Sabado o Sabat ang tinutukoy dito. Yun po yung ending. Yun po yung pagkatapos ng kanilang festa. Okay? So ayo po, naging clear po sa inyo yan. Kasi kung hindi nyo po yan basa, kaya po yan ang problema ng marami. They jump always to a conclusion na Sunday na po agad yan. Mali po. Sana naman kung sino yung mga pastor na nagtuturo, mga ministro ng ganyan, ay tumigil na po kayo sa katuturo na yan ay Sunday. Sana naman tulungan naman yung mga taong mapunta sa langit, huwag naman yung mapahamak. Tinuturuan kasi ng mali-mali. Wala sa Biblia yung linggo, kapatid, na pagsamba. Anyway, atin din pong i-discuss dito na meron na pong 8 mga talata sa Biblia na tumutukoy po sa araw ng linggo. At sa 8 mga talata pong ito, hindi po natin mababasa, mga kapatid, na ang linggo po ay banal na. Hindi rin po natin mabasa na ang linggo ay araw na pagsamba o araw na dapat nating ipanghilin. Ayo po, naging clear ito sa inyong mahal kong mga kapatid. So, Leviticus 23, talatang 8, ito po ha, tandaan po nito, maganda po ito. Kundi maghandog kayo sa Panginoon ng 7 araw na handog na pinaraan sa apoy. Sa 7 araw ay magkaroon ng banal na pagpupulong. So, ito po yung 7 araw dito, hindi po ito Sabado o Sabat. Magkakaroon lang po ng ikapitong araw, magkaroon banal na pagpupulong, ito po yung pagtapos or ending po or culmination ng kanilang pagkain ng tinapay na walang libadura. Same story. Yung unang araw doon, na hindi po yung unang araw ng Sanlinggo na linggo na tinutukoy, hindi po, kundi yun ay unang araw ng kanilang pagkain ng tinapay na walang libadura, may banal na pagpupulong sila pag-start. Pagdating sa 7 araw, bago ito matapos, magkakaroon na naman po sila ng banal na pagpupulong sa pagkain ng tinapay na walang libadura. Okay? Yun po yun. Now, pansinin nyo po, paulit-ulit ko po itong ginagawa, sinasabi para hindi po nyo malimutan at maikintal sa isip talaga. Tandaan ninyo, pansinin una, ang banal ay ang pagpupulong. Kalawa, hindi ang unang araw ang siyang banal. Ikatlo, ito ay Passover Festival, hindi araw ng pagsamba ang tinutukoy. Ito ay walang relasyon sa Sunday na inangkin mong banal ng pagsamba. Okay? So ayo po, ito'y malinaw po sa inyo. Now, ito yung Sabat para sa Panginoon. Ito talaga Sabat ito, hindi lang ito fiesta. Mabasa natin, mga kapatid, sa Leviticus Kapitulo 23, 1 at 2. Pakinggan niyo po yung maigi. Ito na po yung sa Panginoon. Hindi ito fiesta sa tinapay, fiesta sa First Harvest, hindi po ito sa Feast of Pentecostes, hindi po ito feast, mga kapatid. Sa kung mga fiesta, ito talaga araw na banal na pagsamba para sa Panginoon. Ang araw banal, ang pagsamba ay banal din o ang pagpupulong. Pakinggan niyo pong maigi. Talatang 1. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi. Talatang 2. Salitain mo
sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na inyong itatanyag na mga banal na pagpupulong at mga ito nga ang aking mga takdang kapistahan. Pakinggan niyo po mga kapatid ang Sabat para sa Panginoon. Ito po, Feast of the Lord. The Sabat. Talatang 3, 23 talatang 3. Anim na araw na gagawa. Datapuat sa ikapitong araw, ay ito po malinaw ito. Hindi yung unang araw ng kung anong araw. Talagang ikapitong araw ang tinutukoy, ha? Datapuat sa ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan. So ano daw ang Sabat dito? Takdang kapahingahan. Alin ang banal na tinutukoy din dito? Ang Sabat mismo. Siyang banal na pagpupulong. Ano mang gawa ay huwag ninyong gawin. Isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Now, dito po, mapansin natin sa talatang 3 na anim na araw gagawa. Datapot sa kapitong araw ay takdang kapahingahan. So ang araw ng Sabat, kapahingahan. Sa araw ng kapahingahan ito, mayroong banal na pagpupulong. Sa araw na ito, walang dapat gawin. Ibig sabihin yung mga secular works at iba pa. Sabat nga ito sa Panginoon. Dito natin makita ang kaibahan. Ang araw ay kapahingahan na, tinawag din po ng Biblia na banal ang araw na yan. Section 98 talagang 11, maliban na banal ang araw ng Sabat, ang araw ng Sabat ay may banal na pagpupulong. So dalawa talaga nasa kanya. Yung kaninang Leviticus 23 talatang 7, ang araw hindi banal. Ang banal yung pagpupulong. Dito, banal ng araw, banal pa ang pagpupulong. I hope clear po yan sa inyo kapatid. Kasi kung hindi yan clear sa inyo, ewan ko, sa napakaliwanag ng bagay yan, ay problema na lang po ninyo yan, baka hindi nyo pa maintindihan. Okay? Now, ito ang sinabi ng Genesis 2, 1 up to 3. Paano naging banal yung araw ng Sabat? At nayari ang langit. Ito po, paglalang pa ito ha. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. Tuloy. At nang ikapitong araw. Yan po yung sinabi ng Leviticus 23 talatang 8 kanina. At Leviticus 23 po talatang, Leviticus 23 talatang 1, 2 at saka 3. Sunod. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga sa ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Seventh day. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw. So dito makita na ang araw, banal talaga, binasbasa ng Diyos. At kanyang ipinangilin, ipinangilin ng Diyos. Mayroong pang ibang pilosopong magtanong, mabasa ba natin na dapat ipangilin ang araw ng Sabat? Ang clear na yun, Diyos pa nga mismo ang nangilin . Di ba? Ito pa sunod. Sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So anong ginawa ng Diyos kapitong araw? Tatlong mahalaga. Nagpahinga, hindi sapagkat napagod. Ang ibig sabihin po, cease to work or completed or completion o tapos na, kumpleto na lahat, kaya siya nagpahinga. Kalawa, pinagpala. So, hindi po ang pagpupulong lamang ang banal, ang araw mismo banal kasi pinagpala. Hindi lang yon, pinakabanal, yan ay katlo. Nagtataka lang ako talaga dito sa mga tao. Saan pa yung may talatang malinaw na Sabat ang tinutukoy? Tinatanggihan. Ito pang linggong wala sa Bible, pilit hinahanap at pilit nangunguha na linggo na raw yun. Nawala yan sa Bible. Tapos sabihin, gustong maglingkod sa Diyos. Gustong mahalin ang Diyos. Habang tinatanggi naman ang salita ng Diyos. Ito po ang problema ng marami. Okay? Tuloy natin. Yan pong Sabat o ikapitong araw, yan po ang inilagay sa sampung utos. Ikaapat po yan. Exodus 20 talatang 8. Sabi po ha, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Natandaan nyo po, sa Exodus, sinabi na alalahanin. Anong alalahanin? Ang araw ng Sabat. Bakit po? Libong mga taon na rin po ang lumipas pagdating doon sa pagbigay ng ikasampung o itong sampung mga utos, sabi ng Diyos, alalahanin mo, sapagkat noon pa sa aklat ng Hinesis sa paglalang pa lamang,
sinabi na po ng Diyos na ang ikapitong araw ay Sabat at banal. Kaya lalahanin, ang logic kasi dyan mga kapatid, wala kang alalahanin kung walang nangyari una. Tulad ng alalahanin mo may anak ka. Wala ka namang anak, anong alalahanin mo? Alalahanin mo may anak ka. Kaya magsipag ka. Ibig sabihin, may anak ka muna bago ka nagsipag. Kaya ngayon magsisipag ka para sa iyong anak. So ang point doon mga kapatid ng exist na alalahanin mo ang kalabaw, ilipat mo, mainit na. Kung wala ka namang kalabaw, ano ililipat mo? Ano rin alalahanin mo? Tulad ng sabi ko nga, kung isang estudyante hindi nag-aral, hindi nag-memorize, tapos manalangin ka, oh Lord, dalangin ko po sa inyo, ipalaala nyo po sa akin ang aking pong pinag-aralan. Kung ako ang Diyos, magtatanong sa iyo, ano ipalaala ko sa iyo? Wala ka namang minimemorize. Diba? So dito kapatid, ating makita ang salitang alalahanin, ibig sabihin nag-exist na po ito nung una pa. Hindi ito nag-exist sa panahon lang ibinigay ang sampung utos. Yan pong mali ng maraming tao eh. Alam po ninyo mga kapatid, sa totoo lang, ganito ang naisip ko minsan eh. Yung sinabi ng Diyos, huwag ka pumatay, ibig sabihin, palibasa ang sampung utos ibinigay sa panahon doon sa bundok ng Sinai. Doon lang sa panahon yun ng bundok ng Sinai, nagpatayan ang mga tao, pumapatay ang tao, palibasa yun lang po ang panahon ng pagbigay ng sampung utos. Sabi ng Diyos, huwag kang magnakaw. Ibig sabihin, sa panahon lang pagbigay ng sampung utos, nagkaroon ng magnanakaw. Sinabi niya itong mga utos kasi marami ng mga lumalabag at marami ng mga taong gumagawa ng kasamaan. Sinabi ng Diyos, alalahanin mo sapagkat nag-exist na po ito noon, hindi lamang sa panahon ibinigay. Yan po kapatid ang dapat po nating maintindihan. Now, ang tawag ng Diyos kapitong araw, Sabat. Ang Sabat, ikapitong araw. Kaya hindi pwede maging Sabat ang Linggo kasi ang Linggo, unang araw. Hindi rin pwede po ang Biyernes sapagkat ang Biyernes, ika-anim na araw, hindi yan pwedeng maging Sabat. Sabi naman na iba, kayo nga mga Seventh-day Adventist, Sabado lang eh. Kami nga araw-araw eh. Kapatid, kahit araw-arawin mo pa yan, Sunday to Friday, ang pagsamba mo, hindi ibig sabihin nagsamba ka, naging banal na araw na rin yung Linggo hanggang Biyernes. Hindi ibig sabihin sumasamba kayo sa simbahan sa araw ng Martes, naging banal na rin po ang araw katulad ng Sabat. Hindi ibig sabihin na kayo nangilin sa araw po o kaya'y nagsamba sa araw ng Martes o Merkulis o Huwebes o Biyernes, ito na rin po ay naging banal katulad ng araw ng Sabat. Lahat ng araw pwede tayong sumamba. Lahat ng araw pwede tayo pong pumuri sa Panginoon. Lahat ng araw pwede po tayong umawit sa simbahan sa Panginoon. Pero kaiba ang ikapitong araw, mahal kong mga kapatid. Wala itong pinagkaiba sa ibang mga nanay. Buwan-buwan sineselebrate nilang birthday ng bata. Pero ang totoo nun, ang bata, isang taon, isang araw lang dapat sa magbe-birthday anniversary, yung araw na kanyang kapanganakan. Kaya lang ibang mga lulut-lula, bago lang naging lulut-lula, excited, lucky. Ha? Alam mo ba, pinanganak ang bata, January. O, pagdating sa February, alam mo ba, February 30. O, February 15. Pinanganak, January 15. Pang one month niya, 15. Nag-birthday anniversary daw sila. Pero hindi naman birthday yung 15 ng February. Pagka March 15, oh, celebrate na naman. April, celebrate na naman. Pagdating talaga doon sa January, celebrate na naman uli. Para every month meron po silang celebration. Totoo noon ay pwede ninyo buwan-buwan yan i-celebrate. Why not? Kahit araw-arawin pa, kayo naman gagastos. Pero hindi ibig sabihin sineselebrate nyo buwan-buwan. Ang birthday niya ay buwan-buwan na lang din siya ipinanganak. Isang araw lang ang kanyang kapanganakan. Ang iba nagmamayabang. Kayo nga mga Seventh-day Adventist, Sabado lang kung magsisimba. How sure are you? Nasa Sabado lang nagsisimba. Meron po tayong pagsamba mga kapatid, Merkulis at saka Biyernes. Merkulis, midweek prayer meeting, vesper meeting sa araw ng Biyernes, Sabado pagsamba sa umaga, tanghali, hapon, at araw-araw na pagsamba, pasasalamat sa Panginoon sa bawat tahanan natin. So meron tayong morning worship at evening worship. So hindi natin pwedeng sabihin Sabado lang 7th Adventist nagsasamba. Pero kahit pa po mga kapatid, ulitin ko po, Linggo hanggang Biyernes, araw-araw kayo sumasamba, hindi po ibig sabihin naging banal na rin po ang araw ng Linggo na katulad ng pagbanal ng Panginoon sa araw ng Sabado. I hope clear po yan sa inyo. So noon, Ezekiel 20, talatang 12-20, ito po malinaw tungkol sa Sabat. Bukod din naman nito ay akin din namang ibinigay sa kanila ang aking Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoong nagpaging banal sa kanila. Malinaw po mga kapatid, oh, ang Sabat ay tatak ng Diyos sa kanyang mga anak o sa kanyang bayan.
Para po makilala ng mga tao na ang Diyos nga ang siyang nagpaging banal sa kanila. Malinaw po yan, kapatid ko. Hindi lang yan. Sa Isaiah 66, 22 hanggang 23, ito pang sabi, sapagat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain, ha? Bagong langit, bagong lupang lilikhain ng Panginoon, ay manatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon manatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Ano mananatili? Inyong lahi, inyong pangalan. Ano pang mananatili maliban sa mga ito? Tuloy. At mangyari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paruroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Sino may sabi? Panginoon. Ano mangyari pa? Mula sa isang sabat hanggang sa panibagong sabat ang tinutukoy, ang lahat ng tao, sabi ng Panginoon, paruroon sa akin upang ako ay sambahin. Yan ay lampas sa Old Testament na yan. Lampas pa sa New Testament yan. Tagus-tagus sa Biblia yan. Bakit? Hindi mo nabit-bitin ang Biblia patungong langit, kaibigan. Kundi, doon na talaga mismo sa langit. Ang araw ng pagsamba, sabat, ayon sa sinabi ni Propeta Isaiah. Hindi lang po yan, kapatid. Sa Lucas 4:16, ugali ni Kristo Jesus pagdating sa araw ng sabat, nandoon siya sa simbahan. Ito ha, yung siya na yan, si Jesus yan. Siya ay pumasok sa sinaguga ng araw ng sabat at nagtindig upang bumasa, ayon sa kanyang ugali. Gawa 17 talatang 2, ugali din po ni Apostol Pablo na pag-araw ng Sabat, nandoon din po siya sa simbahan. Ito din po mga kapatid, Lucas 23:54-56. Ito pong mga unang Kristiyano at mga babae na kuha ng mga pabango at mga balsamo ipahid sa katawan ni Kristo. Ano ang nangyari? At sila nagsiyuwi at naghanda ng mga pabango at mga gwindo. Tuloy. At ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Dito po ating makita, mahal kong kapatid, na talagang sabat ang tinutukoy ng Panginoon. Ang iba kasi, mahal kong mga kapatid, talagang kung sa Cebuano pa ba, ang pagkatawag dito sa Cebuano ay magpakalimos pag yun o pangitag versikulo bisan wala yun ang Domingo. Wala po yan sa Biblia, yung ang araw ng Linggo eh. Itong nagtanong sa atin, Leviticus 23 talatang 7, first day daw. Eh, araw ng Linggo na raw yun. Mali. Ating nga itinuwid na hindi po yun. Unang araw yun ng kanilang fiesta. Pagkain ng tinapay na walang libadura. Hindi po yun araw ng San Linggo na Linggong tinutukoy mo. Yung Linggong tinutukoy mo, nasa utak mo lang yun. Wala sa Bible yun. Andito ang Sabat na pagkaliwaliwanag ng daming-daming mga talatang nagsasabi patungkol dito, itinatanggi mo. Habang yung Linggong wala sa Bible, pilit mong inahanap na wala naman. Ay, talagang mapapahamak ang tao kapatid sa katigasan ng ulo. Alright? So, ang ikapitong araw sa Linggo, Sabado, hindi po Linggo, ayan po ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo. So, ang Sabat po, it was given at creation. Genesis chapter 2, 1 up to 3. Ibinigay ang sampung utos, kasama ang Sabat, given at Mount Sinai. Ang tagal na niyan. Kept by His disciples or by His people. During the time of Jesus, Jesus kept the Sabbath. Number 5, the disciples honored the Sabbath. Number 6, sign of God's power, creation. Siya malalalang ng lahat ng lupa. 7, kept on the new earth. Yung Isaiah sa synthesize 22 talatang 23 din po naman. So malinaw po mga kapatid, kahit pa po sa aklat ng Malakias 3 talatang 6, sapagkat ako ang Panginoon na hindi nagbabago. Pagka pinagpala ng Diyos ang araw ng Sabado, hindi po yan kasunod na buwan, sunod na taon, kasunod na 10,000 taon, ay baguhin na naman niya. No! Ang Diyos ay nangakot, nagsumpa sa kanyang kabanalan. Hindi niya babaguhin ang mga salitang lumabas na po sa kanyang bibig. Hindi ang katulad ng tao pwedeng bayaran. Hindi ang katulad ng tao nagbabago ang isip. Ang Diyos kapatid, yan ay stable yan. Standard ang Diyos niyan. So ang sabi ng Biblia, malinaw na ang Panginoon po ay hindi nagbabago. Ito pa po. Ang araw ng Sabat ay isang araw ng Panginoon. Yan po ang ating itinuturo. So sabi ng 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So accept the truth and the truth will set you free as what the Bible says so. So dito mga kapatid, ating makita na ang salita ng Diyos ang siyang nagpapakita ng buong katotohanan
ayon sa Biblia na hindi pwedeng pasubalian ng tao, sapagkat minsan ang Diyos ang nagsabi, ang Diyos po kapatid ang magpapatuloy nito, tanggapin mo man o hindi. Atin pong pakinggan ang ikalawang awitin na ipagkakalupo namin sa inyo muli, mahal ko mga kapatid. Ayop doon po sa nagtanong ay naging malinaw po sa inyo na unang araw doon ay hindi pong Linggo, ang unang araw doon ay hindi po yun ang araw na banal, kundi ang pagpupulong ang isa banal. Ang unang araw doon ay hindi po araw ng Linggong unang araw sa Linggo, kundi ang unang araw doon ay unang araw na pagkain ng tinapay na walang libadura. Akin na rin pong pinaliwanag sa inyo ang napakaraming talata na tumutukoy sa Sabat, ikapitong araw isang Sabat, araw na dapat natin pakabanalin at igalang, at ito ang araw na tatak ng Diyos sa kanyang bayan. Gusto mo bang mapasama sa bayan ng Diyos? Mag-decision ka, kapatid. Tanggapin mong Diyos ang kanyang salita. Huwag po tayong magmamatigas. Makasalanan na nga ang tao, pinagsasalot na nga tayo, matigas pa sa Diyos. This time, mga kapatid, let God be God in your life. Nandito po ang isang awitin. When the roll is called up yonder, I will be there. Yan po ang napagandang awitin para sa Panginoon, para sa bawat isa. Ito po ang awit. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and fair, when the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share, when these chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Wow, ang ganda ng awitin. Yan ay gustong-gusto ko mga kapatid. Bass po pag ako'y umawit ng ganyan. Bisag-asa lang. Bass, kahit saan lang daw. Okay. Well, tayo po'y dadako sa ikalawang katanungan, mahal ko mga kapatid. At ito po'y napakalagang katanungan. Sa loob po ng 15 to 20 minutes, ay atin pong bigyang kasagutan ang katanungan pong ito. At gusto ko po mga kapatid, dandahan din po naman para po maging mas malinaw pa sa lahat ng mga nakikinig at sa atin pong mga viewers. Again po, ang inyo pong gawin, i-share po ninyo ito, mag-likes po kayo, i-share ninyo ito sa ating pong Facebook account. Inyo pong ilagay doon na kami po yung nakikinig dito sa Saudi Arabia, dito sa Cotabato, sa Iligan, Cagayan, Iligan, o kung saan mang lugar mga kapatid, sa Visayas, sa Mindanao, sa Luzon, sa labas ng Pilipinas. Mag-click po kayo, magsabi kayo, I'm watching from, kung ano man yon, at yun po mga kapatid, ibigyan natin pansin at tayo po ibabati. Okay. Nandito po ang katanungan. Medyo mahaba-haba to. I believe that the Sabbath was a Jewish institution and for the Jewish only. Okay, yun ang paniniwala niya. Ewan ko kung yan ang paniniwala ng Diyos. Okay, tuloy. They were told to keep the Sabbath right after receiving the Ten Commandments. Why should Gentiles, non-Christian, kept a Jewish Sabbath or kept the Jewish Sabbath? Can we find a verse in the Bible that even Gentiles kept the Sabbath? Di ba wala? Ang aking sagot dito sa iyong tanong, di ba wala? Bakit wala ba?
O baka hindi mo lang nabasa na meron. Meron kapatid, meron kaibigan. Dalawa itong tanong na ito, atin po itong hatiin ano, ang kanyang tanong. Alright, ito po yung tanong niya. I believe that the Sabbath was a Jewish institution and for the Jewish only. Ito po, mali. Ang Sabbath ay hindi Jewish institution. Parang sinabi mong Jewish institution, Jewish na rin ang siya may gawa. Diyos po ang may bigay niyan. Diyos po ang may gawa niyan. Then sabi mo, for the Jewish only. Ikalawang mali mo yan. Hindi totoong for the Jewish only. Sabi ng Biblia, for God so loved the world. Hindi for God so loved the Jew. Okay? At ang kanyang kautosan is not only for the Jew, but for everybody. Pag sinabi ng Diyos sa mga Hudyo, huwag kayong pumatay, huwag niyong sabihin na ang mga hindi Hudyo ay libreng pumatay. Hindi ibig sabihin, sabi ng Diyos, huwag kayong magnakaw, ang hindi Hudyo, libreng magnakaw. Kasi sabi ninyo, ang Ten Commandments o ang kautosan ay para lang sa mga Hudyo at hindi saklaw ang mga hindi Hudyo. Oh, yan ang malaking diferensya sa mga taong nag-iisip ng ganyan eh. Pagkahirap ng unawahing mga ganyang kalasing kaisipan. Sunod, they were told to keep the Sabbath right after receiving the Ten Commandments. Wrong. So tatlo na dito ang mali mo. Number one, pinaniniwalaan mo na Jewish institution lang ang Sabbath. Mali yon. Kalawa, ay para lang sa mga Diyo. Mali din yon. Tapos ang Sabbath daw ay ipinapapasunod lang ng Diyos sa kanila right after nung ibinigay ang Ten Commandments. Ikatlong mali mo yon. Mamaya na lang letter B. Letter B. Atin pong titingnan muna itong una mong tanong at ayon sa iyong belief. And dito po, ito ay Exodo Kapitulo 16. Ang Exodo Kapitulo 20, yun na po yung pagbigay ng Diyos sa sampung utos. Dito sa Kapitulo 16, hindi pa binigay ng sampung utos, nandito na po ang Sabat. Sampulan ko kayo. Exodo 16, talatang 23. At kanyang sinasabi sa kanila, ito ang sinalita ng Panginoon. Bukas ay takdang kapahingahan, banal na Sabat sa Panginoon. Kita nyo? Kapitulo 16 pa lang, may Sabat ng tinawag na takdang kapahingahan, banal na Sabat sa Panginoon. So ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi lang ang pagpupulong ang banal, mismo ang araw, banal na tinawag niyang Sabat. Kaya yung sinasabi mo na ang Sabat ay binigay lang o ang kautusan right after nun ay bigay ang sampung utos, mali. Dito hindi pa binigay ang sampung utos. Nandyan na pong Sabat. Kapitulo 16 pa lang po ito. Sunod. Ating tingnan mga kapatid ang kasunod na talata. Exodo 16 talatang 23. Anim na araw. Ito very specific ito eh. Tingnan nyo ha. Anim na araw na inyong pupulutin. Data po at sa kapitong araw ay Sabat hindi magkakaroon. Ang sabi ng Panginoon. Sige Moses. Itong mga Hudyong pinalabas ko galing sa Egypt, kakain sila ng tinapay, pagkain ng mga anghel ito. So ang gagawin nila, sa unang araw hanggang pampitong araw, mamulot sila ng pagkain para kanilang kainin. Sa pang-anim na araw, kung sa atin pa Biyernes, dalawang takal. Kakainin sa araw ng Biyernes at ang isang takal para sa araw ng Sabado. Kasi pagdating sa araw ng Sabado, araw ng Sabat, ay hindi ako magpapaulan ng mana. Kaya ang sabi niya sa 26, anim na araw na inyong pupulutin na tapat sa kapitong araw ay Sabat, hindi magkakaroon. Sabi ng Diyos, pagdating ng araw ng Sabat, kapitong araw, wala kayong makikitang mana. Talatang 27, ito nangyari. Nakakalukot, ano? Itong nangyari. At nangyari sa kapitong araw na lumabas ang iba, hindi naman lahat, no? At nangyari sa kapitong araw na lumabas ang iba sa bayan upang mamulot at walang nasumpungan. Ang Diyos hindi natuwa. Si Moses hindi natuwa. Kahit akong nagbasa ngayon, hindi ako natutuwa. So malinaw pala kahit sa bansang Israel pa, merong sumusunod, meron ding suwail. Katulad din sa ating panahon ngayon, marami ding suwail. Marami ding hindi sumusunod. Saan pa yung Sabadong mababasa, Sabat mababasa, ikapitong araw mababasa, ikapitong araw isang Sabado o Sabat na araw, maraming talata, hindi sinusunod ang maliwanag na instruction ng Diyos. Habang yung linggong wala kang mabasa ni katiting na lang, ay siyang pilit na ipinagpupumilit na siyang araw ng pagsamba ng mga Kristiyano. Again, magbibigay po ako ng premyo sa inyo. Saan sa Biblia mababasa na ang unang araw ng Sanlinggo-linggo ay tinawag ng Diyos araw na kapahingahan, araw na banal, araw na binasbasan, araw ng pagsamba,
araw na dapat ipangilin ng mga Kristiyano. Isama mo ng mga Hudyo. O kung gusto mo, Hudyo lang o dili ba kaya Kristiyano lang. Nasa sayo yan. Kung gusto mong hanapin ganon, I'll give you that privilege. Now, akin lang pong gustong ipaliwanag sa inyo na dito sa talatang 27, may mga sumusunod, mayroon ding mga hindi sumusunod. Kaya lang sa ating panahon ngayon, lamang talaga ang di sumusunod. Debatihin ka pa. Buti sana kung manalo rin. Okay, sa talata. Exodus 16:28. At sinabi ng Panginoon kay Moses, hanggang kailan tatanggihan ninyong ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan? Ang linaw, kapatid, oh, bago'y binigay ang 10 utos at isinulat sa 2 tapyas na bato, nandyan na yung utos ng Diyos. Kaya mali yung kaisipan mo na nagsasabi ka na ang Sabat ay kanila lang ipinangilin, binantayan at sinunod right after nung ibinigay ang 10 commandments. You are wrong in your own thinking, in your belief, as what you have learned. Maybe I would say na ito pong Sabat ay nariyan na po yan bago pa po ibinigay ang 2 tapyas na bato. So ang sabi ninyo, right after lang ibinigay ang 10 commandments ay siyang pagpangilin nila, mali po. Nandiyan na po yung utos ng Diyos. Suwail lang, may lumalabag lang talaga hanggang ngayon. Yan po yung Exodus 16:28. So dito, atin pong tingnan ang talatang ito, talatang 29, sabi ng Panginoon, no? Tingnan ninyo, na sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyo ang Sabat. So kita nyo po, ang Sabat ay binigay na po ng Panginoon. Wala pa po ang Ten Commandments. By the way, Exodus po ito. Tama? Exodus ito. Genesis pa lang, nariyan ang Sabat. Pinagpala, pinaging banal, binasbasa ng Diyos, ipinangili ng Diyos. Ang Sabat, mahal ko mga kapatid. Kaya mali pa rin talaga ang kaisipan na ang Sabat ay nangyari lang right after na binigay ang Ten Commandments. No! Wala pa si Moses, wala pang tatay at lulo ni Moses at lulo ng mga lulo ni Moses. Hindi pa po naging bihag sa loob ng mahigit 300 mga taon ng mga Israelites sa Egypt. Hindi pa pinanganak si Abraham, si Isaac, si Jacob. Doon pa lang mga kapatid, before pa nagkaroon ng Metusela, before pa nagkaroon ng Enoch, before pa po nagkaroon ng mga anak si Eva at si Adan, ang Sabat creation pa lang, 6 na araw pa lang edad ng sanglibutan at pang 7 araw nandoon na po ang ipinangingiling Sabat. Okay, I hope clear yan sa inyo. Baka sabayan naman niyo ako. Bakit? Mabasa ba sa Genesis 1 talatang 3, ipangilang Sabat? May mabasa bang word for word na Sabat? Kapatid, use your common sense ha. Yan ay argumentong walang kwinta. Bakit? Sinabi ko na nga po sa inyo, ang mabasa niyo diyan sa Leviticus 23:1-3, na yung 7 araw, binasbasan, pinagpala, ano? Pinaging banal at pinagpahinga ng Panginoon, ang Sabat na 7, o ang 7 araw. Ang 7 araw, ang tawag ng Diyos yan, malinaw yan, at pinaliwanag na Exodus 28:11, na ang 7 araw ay tinawag na Sabat. Ang Sabat, 7 araw. Kaya pag sabihin ko na ang 7 araw na Sabat ay nandiyan na sa Genesis 1:1-3, sapagkat ang definition ng Sabat ay kapahingahan na 7 araw ng Sanlinggo, at yan po'y Sabado sa atin pong pagkaalam ngayon, at yan po ang katotohanan. Ng iba naman, napaka-piluso po. Bakit? Mabasa mo word for word Sabat yan sa Genesis? O, nasa sa inyo na lang yan kung ayaw yung intindihin. Now, dito, sa 29, ulitin natin, tingnan ninyo na sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyo ang Sabat, kung kaya't kaniyang ibinigay sa inyo sa 6 na araw ang pagkain, nang sa 2 araw, matira ang bawat tao sa kanyang kinaruroonan. So, malina po mga kapatid. Ito naman, magandang tanong din ito. Sabi kasi ng Biblia, pagdating sa araw ng Sabat, huwag kayong lumabas sa inyong kinaruroonan. Ito namang palugit ng iba. Ha? Eh bakit kayong mga Seventh-day Adventist lumalabas kayo? Ayan ha, naghahanap na naman ng diferensya. Dapat kung ipasunod, sundin ninyo. Ang galing mag-utos nitong mga ito na sundin ang Sabat habang sila naman ay lumalabag. Ito lang iba, sabi,
Tingnan mo ang Seventh Adventist nagsasabi, huwag muminom ng alak. Tingnan mo isang sabarista nahulog sa kanal, ganyan yung mga sabarista. Payo-ayo ng alak pero nahulog sa kanal. Isa lang nahulog sa kanal, lahat ng sabarista damay pa. Isa lang ang nakasalat ng kamali, lahat dinamay na. Kung merong isang taong nahulog sa kanal, huwag niyong sabi 1,000 nahulog na rin. Ikalawa, yung taong mapatunayan nahulog sa kanal na isang Seventh Adventist, kung meron mang ganun, ha, kwento lang kasi ang marami, ay talagang subject for disciplinary yan. Tatanggalin ang pagiging membro ng pagiging Adventista niyan. Pero ako lang nagtataka. Bakit ang isang sabarista, kung totoo mang may ganun, ha, nahulog sa kanal sa kalasingan, kanilang pinapansin, ang daming Katoliko at hindi Katolikong nalalasing at nahulog, hindi lang sa imburnal, hindi lang sa kanal, nahulog pa kung saan nahulog yan, mga kapatid. At hindi lang yan araw-araw o linggo-linggong makikita mo sa buong mundo. Mahal ko, mga kapatid, halos minuminutong may lasing talaga. I'm talking about around the world, no? Napakadali nilang mapansin yung isang nahulog daw sa kanal dahil lang sa kalasingan. Pero ang totoo noon, mga kapatid, yung mga hindi Seventh Adventist, higit na mas marami. Sabi nga, no? Tingnan mo, may isang sabaristang nabilanggo. Hindi naman niya nakita na halos Katoliko ang nasa loob lahat. Yan ang problema ng maraming tao. Okay? Now, dito po makita natin na sinabi ng Panginoon, matira ang mga tao sa kanilang mga tanan. Magandang tanong din po ito. Siguro isideback ko ng konti. Sabi ng Panginoon, matira kayo sa inyong mga tahanan. Ano ibig sabihin matira kayo sa inyong tanan? Okay, manatili kayo sa inyong mga tahanan. Kasi sabi ng Panginoon, sa 6 na araw, Biyernes, 2 takal kuhanin. Isa pang kainin sa pang Biyernes na araw at ang isang takal kinabukasan sa araw ng Sabado. Kaya ang sabi, matira kasi inyong mga tahanan, manatili kayo sa inyong mga tahanan, huwag kayong lumabas. Yun po ang ibig sabihin. Okay? Hindi naman yung bawal na lumabas yung bahay. Ano to, quarantine? Ano to, COVID-19? Hindi po. Sinabi ng Biblia na huwag kayong lumabas, huwag kayong lumabas upang kumuha ng mga mana. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kayong lumabas at kumuha. Pero may mga lumabas pa rin at kumuha. Yan po ang problema ng tao, hindi masunurin. Okay? Now, sunod. Yang sabat na yan, yan ang isinulat ng daliri ng Panginoon sa 2 tapyas na bato. At yung kautosang sinabi diyan, yan ang kautosang sinunod din ni Abraham. Halimbawa, Genesis 26 verse 5, sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at aking mga kautosan. Ang linaw, ang dami eh. Sinunod ni Abraham ang aking bilin. Sinunod ni Abraham ang aking utos. Sinunod ni Abraham ang aking palatuntunan. Sinunod ni Abraham ang aking mga kautusan. Paulit-ulit ito, ah. O, sinunod ni Abraham ang tinig, bilin, utos, palatuntunan at mga kautusan. Walang piglas. Kaya huwag niyo pong sabihin na ang Sabat o ang kautusan sinunod lang right after nung ibinigay ang Ten Commandments, sapagkat di pa binigay ang Ten Commandments, masunuri na si Abraham. Kapatid, ibinigay lang naman kasi ang Ten Commandments para po may makita ang mga Hudyo. By that time kasi, wala talaga silang mga sulat. Ang unang nagsulat, Diyos talaga. At ang Diyos po mismo, mahal ko mga kapatid, nag-utos na rin po kay Moses na isulat ang lahat kung anong kalooban at kagustuhan ng Diyos. This time, may mababasa na talaga ang mga Hudyo. But before mabasa yan, kapatid, nandiyan na. Wala itong pinagkaiba. Halimbawa, nilagay sa libro. Halimbawa, sa libro, nilagay. Okay? Nilagay sa libro. Ang sanglibutan ay bilog. Ang sanglibutan ay nakalambitin lang, nakalutang lang sa impapawid. Isinulat sa libro. Nung isinulat sa libro, tanong ko sa inyo, palibasa isinulat sa libro ngayong araw na ito, ngayong araw lang ba nalaman ng tao na ang mundo ay bilog at ang mundo ay nakalutang sa impapawid? Of course, bago yan isinulat, kaya nga isinulat para may proof ba, isinulat mga kaibigan, pero before yan isinulat, ang mundo talaga bilog, ang mundo talaga ay nakalutang. Ayaw nga maniwala ang mga tao niyan nung araw eh. So nung sinabi ng Biblia, bilog ang mundo, bilog before na discover ng tao. Sabi ng Biblia, ang sanglibutan nakalambitin lang sa impapawid, bago na-discover ng tao, 1,000 mga taon munang lumipas, sinabi na po ng Biblia yan. So dito atin pong makita, mahal kong mga kapatid, na
si Abraham mismo, bago pa isinulat ang Ten Commandments, masunurin na sa kautusan ng Diyos. Sapagkat nandun ang mga utos, di lang sinulat pa. Pero nandyan na yan. Wala itong pinakaiba sa mga manubo doon sa bukid noon. Nang ibig sabihin ng kanilang grupo, tulad ng may mga mangyan, may manubo din sa bukid noon. Nang ibig sabihin ng manubo, people without written law. May law sila, pero hindi written. Unang dahilan, di marunong magsulat. Pero may batas silang sinusunod. Palibasa, hindi nakasulat, walang batas? Meron! Hindi lang nakasulat. Isinulat ng Diyos ang 10 mga kautusan sa panahon ni Moses nung umakyat sa bundok ng Sinai, hindi ibig sabihin, nung ibinigay niyang utos, yun lang po ang effectivity. Noon pa, tulad ng huwag sumamba sa mga rebulto at larawan, noon pa yun. Talagang isinulat lang ng Panginoon kasi ang tao, maliban ng malimutin, suwail pa. Ito talaga nakasulat na. Yan, mga kapatid, mga kaibigan. I hope clear sa inyo yan. Deuteronomy 4, talatang 13. At kanyang ipinayag sa inyo na ang kanyang tipan na kanyang inutos sa inyong ganapin sa makatid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Ang clear po niyan. Okay? Now, ito pa. Dito tayo. Okay, sa tanong ikalawa, atin na lang pong lampasan ng konti yung ibang mga slides. Ayaw nasagot ko po itong una, letter A, kasi natin ko sa 2 tanong para hindi po kayo malito. So ang tanong nga, ulitin ko. I believe that the Sabbath was a Jewish institution and for the Jewish only. They were told to keep the Sabbath right after the receiving the Ten Commandments. One, ang believe mo, mali. Sabi mo, ang Sabbath ay Jewish institution. No, that's God's institution. Ipinapasunod lang sa mga Diyo, may sumunod, may suwail hanggang ngayon. Kalawa, for the Jewish only. No, para po sa lahat ng tao yan. Ikatlo, kanila lamang itong sinunod right after nung tinanggap ang Ten Commandments. I said again, no. So tatlo agad ang mali mo dito. I hope naintindihan nyo. Kalawa, why should Gentiles or non-Christian keep a Jewish Sabbath? Can we find a verse in the Bible that even Gentiles kept the Sabbath? Kept the Sabbath, di ba? Wala. Ang sagot ko kanina, bakit wala ba? Di mo alam na meron? O ating patunayan na meron. Atin lang po nang liwanagin ha. Bakit daw kailangan ng mga hintil, ng mga hindi daw Kristiyano, susunod ng Sabbath ng mga Hudyo? Meron ba rong verse sa Bible or sa Old Testament nito tinutukoy niya na mga Gentiles ay nangilin din o kaya na nag-kept din ang Sabbath? Di ba wala? Sagot ko, meron. Ito po. Ang Gentiles na tinatawag sa New Testament yan malimit. Sa Old Testament, ang tawag nila sa mga Gentiles ay mga taga-ibang bayan. Okay? Yan po ibig sabihin, hindi bayang Hudyo. Labas ang tawag noon, mga hintil. Pag sinabing mga hintil, mga hindi Hudyo. Pag sinabing hindi bang Hudyo, hintil yon. Ang tawag nila, mga taga-ibang bayan o taga-ibang lupa. Ito pang sinabi. 56 verse 2. Mapalad ang taong gumawa nito. Dito pa lang agad, general na tao. Kahit insik pat Pilipino, tao eh. By the way, tuloy natin. Mapalad ang taong gumawa nito at ang anak ng tao na nangahawak dito na nangingili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasama. Dito po malinaw, general agad oh. Tao. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao. Kapatid, kaibigan, kahit ano pa, anak ka talaga ng tao. Yung expression ng ibang anak ka ng titing, expression ng tao na lang yon. Pero ang totoo niyan, anak ka ng tao. Hindi ka anak ng kawayan, hindi ka anak ng aso, hindi ka anak ng kabayo, anak ka ng tao. Sabi ng Biblia, yung anak ng tao, ha? Anak ng tao, hindi niya sinabi anak ng tao ng Hudyo, kundi anak ng tao, mapalad siya. Kung gawin niya ito. Ano yung gagawin niya pagka, para maging mapalad siya? Mangingili ng Sabat. At dyan pa lang, solved na agad. Oh. Isaiah 56 verse 2. Pero ituloy pa rin natin. Ito pa po, kaibigan. Talatang 3.
At huwag ding magsalita ang taga-ibang lupa. Yan ha, hintil yan. Huwag sabihin ng mga hintil na nalakip sa Panginoon na magsasabi, tunay na inihiwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan. O, iisipin mo ha. Huwag sabihin ng hintil, ako talaga, iniwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan. So, dalawa ito ha, hintil at bayan ng Diyos. Bayan ng Diyos at hintil. Itong hintil na taga-ibang bayan, medyo mababa ang moral kasi sabi niya, akong hintil ay inihiwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan. Pero ang sabi ng Panginoon, totoo bang hiniwalay? Ito po, talatang 4. Huwag mong sabihin ha, ito ang sabi niya, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa kanila, bating na, ang bating po, ito po yung mga hintil, ano? Bating o yunoko, yunok. Tungkol sa mga bating na nangingili ng aking mga sabat at pumipili na ng mga bagay na nakakalugod sa akin at nag-iingat ng aking tipan. Wow! Ang ganda o, ang linaw eh. Kanina, generally, anak ng tao, so lahat ng tao. Dito naman, ang bating na tinatawag na hintil, mahal kong mga kapatid, pumili sila na maglingkod sa Panginoon at nakakalugod ito sa Panginoon. Nangingili ng araw ng Sabat. Tuloy pa natin ha. Oh, talatang 6. Talatang 6. Gayon din ang mga taga-ibang lupa, hintil, na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon. Makita nyo mga kapatid, pati ang mga hintil, pwede po palang makilakip sa Panginoon. Tapos sabi mo, may mga hintil bang nangilin at nag-keep din ang Sabat? The Bible so clear. They kept the Sabbath of the Lord. Now, Isaiah 56 verse 6. Okay? Upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging Kanyang mga lingkod. Bawat nangingilin ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. Ang linaw, kapatid. Ha? Ang linaw, oh. Bawat nangingilin ng Sabat. At sino ang mga sample sa mga Gentiles? Binanggit doon, bating. Binanggit din doon, taga-ibang bayan. Binanggit din doon, taga-ibang lupa. Binanggit din doon yung mga hintil na nangingili ng Sabat at malugod na nangingili ng Sabat, malugod na sumusunod sa mga kautosan ng Diyos, nalugod na sumusunod sa mga tipan ng Diyos. Kaya yung sabi ninyo na walang nangingili ng Sabat, meron. Meron din talagang maraming, hindi. Pero meron din. Kaya lang, merong nangingilin. So mabasa natin sa Biblia. Hindi lang po yan, marami pa pong talata, mga kapatid. Sample lang po ito. Okay? So, bakit ganon? Ito kasi sabi ng Diyos, Deuteronomy 4:13, at kanyang ipinayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang inutos sa inyong ganapin sa makatid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapis na bato. Tanong, sino nag-utos? Diyos. Sino pinagsabihan? Mga Hudyo. Tanong, ang mga hintil hindi pa saklaw dito? O ang mga taga-ibang bayan? Ang sabi niya kanina, mga non-Christians? Or yung mga Christians na mga non-Jewish, hindi raw saklaw? O ating basahin Biblia, bilang Kapitulo 15, talatang 15. Sa kapisanan ay magkakaroon ng isang palatuntunan. Sa kapisanan ng mga Israelita ito, isang palatuntunan lang. Isang palatuntunan sa inyo. At sa mga taga-ibang bayan, hintil! Yan po yan ang hintil ha. Na nakikipamayan sa inyo, isang palatuntunan magpakailanman sa mga buong panahon sa inyong mga lahi. Kung paano kayo, mga Hudyo, ay magiging gayon din ang taga-ibang bayan, hintil, sa harap ng Panginoon. Wow! Napaka-clear. So kung paano po ang mga Hudyo na dapat sumunod sa kautusan, gayon din po ang mga hintil, sapagkat isa lang ang batas, isa lang ang utos, isa lang ang palatuntunan. Exodus 12:49, isang kautusan magkakaroon na ipapanganak sa lupain ng mga Hudyo at sa taga-ibang bayang hintil na nakikipamayan sa inyo o kasama ninyo. Bakit po? Ang Hudyo at ang hintil, isa lang sa Panginoon. Of course, sabihin na lang natin, meron ng lahing iba-iba, daan-daan ng mga lahi doon. Pinili lang Diyos ang mga Hudyo.
Pwede rin naman piliin ng Diyos ang mga Egyptian. Pwede rin piliin ng Diyos ang mga Babylonians. Bakit hindi? Ang pinili lang ng Diyos ang mga Hudyo. Kasi doon nga nakipagtipan ang Diyos sa kanilang mga magulang, una si Abraham. Now, tandaan ninyo, hindi ko mo pinili ng Diyos si Abraham. Tandaan nyo, si Abraham nga, hindi nga yan isang ano eh, isang Hudyong ano eh, pinanggalingan talaga kasi galing sa Mesopotamia, sa Ur ng Kaldis. Kung inyo pong pansinin po, mga tao doon sumasamba ng Diyos-Diyosan, siya lang ay nag-iba. Talagang sinunod niya ang Panginoon at galing sa lahi niya, doon na nanggaling ang Israel or ang mga Hudyong tinatawag. So dito po, mabasa natin na ang mga Hudyo at hindi Hudyo ay isa lang ang kautusan. Bakit po? Tingnan natin ang aklat ng Galacia. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalatay kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na nasa inyo ay binautismuhan kay Jesus o kay Jesucristo. In short, kapatid, kung ano ang mga Hudyo na nampalatay kay Kristo at ang mga Kristiyanong hindi Hudyo na nampalatay kay Kristo, ang sabi dito, iisa lamang tayong lahat kay Kristo. Okay? Roma 10, talatang 12. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Hintil, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat. Hudyo ka man, hindi Hudyo, alipin ka man, hindi alipin, lalaki ka man o babae, at mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag. Wow, ang linaw, kapatid. Hebreo 4:9 ang talatang 10, may natira pa ngang isang pahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. So kanino po ang Sabat na ito ibinibigay ng Diyos o inilalaan? Sa bayan niya. Ngayon, tanong ko sa iyo, gusto mo bang mapasama sa bayan ng Diyos o sa bayan ni Satanas? Direktahang tanong po yan. Of course, piliin mo talaga bayan ng Diyos for sure. Ngayon, kung gusto mong mapasama at mapabilang sa bayan ng Diyos, ito ang clear na sabi ng Biblia. Ipagpahinga mo rin at sundin mo ang araw ng Sabat, talatang 10. At sinabi ng Hebreo 4:4, ito po ikapitong araw ng Sanlinggo. Sapagkat sa isang dako ay sinabi ng Diyos ang ganito tungkol sa kapitong araw at nagpahinga ang Diyos sa lahat niyang mga gawa. Hebreo 4:4, bagong tipan po yan. Reflection po yan doon sa lumang tipan, sa Genesis chapter 2, 1-3. Sinabi din po sa Isaiah 22:23, binasa ko nito kanina, pagdating sa bagong langit at bagong lupa, tayo pong lahat ay sasamba sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi sabi ni Dison. I hope clear po sa inyo yan. Kaya Isaiah 56:2, mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito na nangingili ng Sabat. Dito kapatid, linaw-linaw na may Sabat talaga. Ang Sabat, napakaraming talata. Ang Sabat po ay mabasa sa Biblia. Habang ang Linggong di mabasa, ang pinagsusumikapan ng mga tao na idipinsa na wala naman sa Bible. Anyway, nasa sa inyo yan. Kayo na mangarap sa hukuman ng Diyos eh. Nasa sa inyo po yan. So, 1, 2, 3, natitiyak nating nakikilala ang Diyos kung ating sinusunod ang mga utos niya. So, ang araw ng Sabat, Sabat ay siyang araw ng Panginoon. Kapatid, ayo po, naging clear po ito sa inyo. Naging clear sa akin, sa atin pong lahat, ito po ang salita ng Diyos. Palibas ay wala na po tayong oras, mga kapatid, na magpatuloy po sunahan. Ako pong inyong kapatid kay Kristo, Evangelist Sasadias Dison Jr., nananawagan minsan pa, bakit hindi na lang natin sundin ng Diyos? Bakit kailangan pang magmamatigas sa Diyos? Diyos na lang din naman ang gusto mong paglingkuran, bakit isisinsay mo pa yung dahil? Ang Sabat ay araw na banal na kanyang binanal, pinagpala. Ang araw nito ay kanyang pinangilin. Ito'y binigay ng Diyos sa iyo sapagkat mahal ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. This is a gift coming from God to you. Sa inyo po ako'y humihiling.
iwanan natin ang ating maling kinamulatan, yakapin natin ang katotohanan. At sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, narito po ako, handang sumunod sa inyo. Salamat sa inyong pag-ibig, Ama. Salamat ni Kenarian. Hindi niyo ako pinabayaan. Bagkos di pa naging huli ang lahat, nakita ko ang katotohanan. Kapatid, sabihan ko po kayo, ang Diyos po'y matutuwa. Galak na galak ang Diyos sa inyo pong desisyon sa pagtanggap sa Kanya. Tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa inyong mayamang pag-ibig. Salamat po sa mga katotohanan. Salamat na ikaw ay nariyan. Salamat sa inyong mga dakilang salita na aming pinag-aralan at pinagbubulay-bulay. Sapagkat kayo ang Diyos at Panginoon namin, kayo ay aming lubos, pasasalamatan at purihin. Pagpalain po ang aming mga kaibigan na patuloy pong nakikinig ng inyong mga salita. Sinsirong naghahanap ng katotohanan. Tulungan nawa, Ama. Pagpalain nawa, Ama, ang bawat isa. Salamat po sa Jesus is Coming Again program, programang inyong ipinagkaloob upang ang mga tao ay makakita ng mga katotohanan at danasin ang inyong pag-ibig. Salamat, O Diyos. Purihin kayo, O Diyos. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Magpakumbaba ka. Lumapit ka at tanggapin siya. Hindi ka mabibigo, di ka mapapahiya. Ito'y sapagkat mahal ka ng Diyos. Marami pong salamat. Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan kasama ang kilalang tagapagsalita sa radyo, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Jesus is Coming Again program. At kung kayo ay mayroong mga katanungan o paglilinaw, mag-text agad o tumawag sa mga bilang 0906-358-1181 o dili pa kaya sa mga bilang 0921-200-8331. At inyong matatanggap ang mga karampatang kasagutan sa inyong mga katanungan ayon sa Biblia. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Praise God, praise God, peace God.